Magandang araw na naman mga kasaka. Sa mga patuloy na nagsusubscribe at nanonood sa ating YouTube channel, maraming salamat sa inyo. At kung meron mang bago dito, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga susunod na video na i-upload. Ngayon po, i-share ko sa inyo ang isa sa mga lason na ginawa ng Corteva Agriscience na kung saan ito po yung kanilang eksperto sa hoppers, ang green leaf hoppers at ang brown plant hoppers. Ang green leaf hopper po, or mas kilala sa tawag sa Tagalog na berding ngusong kabayo, ay ang nagdadala ng tungro virus. At ito po ay umaatake sa vegetative stage ng ating palay. Particularly, 14 days to 30 days, umaatake na po yan. Ang brown plant hopper naman po ay ang nagdudulot ng hopper barn sa ating mga palayan. Ito naman po ay umaatake 40 days hanggang 70 days na ng ating palay kapag po nandun na siya sa reproductive stage. Ano po ba ang pinagkaibang pinsala na idinudulot ng green leaf hopper at ng brown plant hopper? Ang brown plant hopper po ay makikita natin sa ilalim ng ating palayan. Kung tayo po ay bumibisita kapag hinawi po natin, makikita po natin sa ilalim ay napakarami niya para po siyang kuto. Yun po yung pinakadelikadong stage niya kasi kinakain niya po yung stem ng palay. Hanggang sa makikita niyo po ay parang hinug na ang inyong palay, pero yun po ay nadulot ng brown plant hopper. Ang green leaf hopper naman po ay makikita natin sa ibabaw ng dahon ng ating mga palay. Siya po yung nagdadala ng tungro virus, kaya po kapag ka ang ating palay dalhan ng tungro virus, makikita nyo po ang ating dahon ng palay ay naninilaw pababa. Ano po, parang hinog na rin. So kapag po nakakita na kayo ng hopper sa inyong palayan, or pasok na sa vegetative stage or reproductive stage ang ating palay, ay dito na po inarerecommend ako sa inyo na gamitin itong Pexalon. Ano po? Ito po yung Pexalon, eksperto sa hanip, gawa ng Corteva Agriscience. Ito pong bote na ito, ito po ay naglalaman ng 100 ml lamang po. Wala po tayong mabibiling litro or 500 ml, kundi ang mabibili lang po natin is 100 ml. Paano po ba gamitin ang Pexalon? Kapag po ang ating papatayin ay brown plant hopper, ang kailangan lang po natin sa 16 liters ng knapsack sprayer po ay 12 ml. Para naman po sa takalan, huwag po kayo mag-alala dahil meron po siyang kasama. Ano po? So, susukat lamang po kayo dito ng 12 ml at sapat na po yun para sa 16 liters of water sa isang knapsack sprayer. Eh, paano naman kapag green leaf hopper po ang inyong papatayin? Kapag naman po green leaf hopper, ang sukat naman po or ang takal naman ay 33 ml per tank load or 16 liters of water. Ano po ba ang kagandahan kapag gumamit kayo ng DuPont Pexalon Insecticide? So ito po ay isang systemic na insecticide na kung saan ay meron siyang translaminar action na kapag in-spray po natin sa ating palayan, kapag pumatak ito sa dahon, sa ibabaw, ito po ay tumatagos hanggang sa ilalim. Ano po? Kaya mas maganda po kapag nag-i-spray tayo ng mga insecticide, ang gamitin po natin ay systemic. Dahil kahit wala po dun yung insekto at nag-spray tayo, bumalik sila. Kapag kinagat nila yung dahon or yung stem, mamamatay pa rin po sila. Kasi po, kapag ang ginamit natin ay contact, kailangan kapag tayo nag-spray ng insecticide, nandun mismo yung insekto. Kapag wala, hindi po yun mamamatay ng contact. So, napakaganda po ng systemic insecticide. Isa pa po sa maganda dito sa Pexalon, ito po ay tumatagal ng 21 to 25 days sa palay. Naandun pa rin po siya. Kaya po, kapag malapit ng aningin ang inyong palayan, hindi na po ito inirecommendang gamitin o i-spray pa. Dahil maaaring makaapekto na po ito dun sa mga kakain, mahirap na. At ang pinakamaganda po dito, kapag po ang inyong palayan ay nakikita nyo po ay meron na nag-uumpisang tungro virus, kapag po gumamit kayo nito, ay daglian pong napapahinto agad-agad yung pagkalat o yung pag-spread ng tungro virus sa ating palayan. At makikita nyo po talaga pag in-spray nyo to, yung mga green leaf hopper ay malalaglag sa lupa, or mas maganda pag nag-i-spray tayo nito, may tubig. Ano po? Ang best timing po ng pag-i-spray ng Pexalon ay
umaga, mga alas 5 po siguro or alas 6, dahil naandyan po talaga yung mga insekto. Nakikita natin, buhay na buhay sila ng mga ganyang oras. Kasi po kapag mainit na, tumatago na sila. At pwede rin naman po sa hapon, siguro mga alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Ito po yung mga perfect timing para mag-spray ng insecticide. At huwag niyo rin po kakalimutan na mas maganda ay patubigan niyo po or yung katamtamang patubig sa inyong palayan kapag po kayo ay mag-i-spray nito. Paalala po, ang Pixalon po ay isang beses lang po natin gamitin kada season. Huwag po yung paulit-ulit. Ito po ay available at mabibili niyo po sa mga suki ninyong agricultural supply sa buong Pilipinas or kung nasaan man po kayo. Kung wala naman po sa tindahan, maaari pong makipag-ugnayan kayo sa mga technician ng Corteva AgriScience at kayo po ay kanilang tutulungan. Yung iba naman po, ito po ay mabibili din sa Shopee, meron din po sa Lazada. Ang presyo po nito, huwag po kayong mag-alala dahil ito po ay worth it. Ano po, kapag ito ay ginamit nyo, ito po ay magaling. Hindi nyo po maiisip yung presyo, kundi kung gaano siya kagaling. Kaya para po sa ligtas na palayan, sa ating mga hoppers, gamitin nyo po itong Pexalon. Kung meron po kayong suggestion or katanungan, huwag nyo pong kalimutang mag-comment at atin pong sasagutin yan. So maraming salamat ulit sa mga nanood at sana ay meron kayong natutunan at abangan nyo po yung mga susunod ko pang video na i-upload na makakatulong po sa inyong pagsasaka. Ako po ay nandito hindi para turuan kayo kung paano magsaka, kundi nandito po ako para ipakilala ko sa inyo yung mga gamot or yung mga lason na makakatulong po ninyo sa inyong pagsasaka para po sa masaganang ani at mataas na kita. Maraming salamat po!